nawindang po ako. Dahil itong si PBBM, hindi ko po alam kung ano nakain o baka naman nasa impluensya na kung anuman. Aba, ayang sabi, wala raw nagawa ang mga nakalipas na administrasyon at yung mga nakalipas pang administrasyon doon sa mga lugar na sinalanta ng Yolanda. Eh ako po ay tagapagsalita ni Presidente Duterte. So medyo kabisado ko po ang datos dyan. Eh ang nasirang bahay po ay 205,000 houses. Hindi lang po yan sa Tacloban, sa buong Pilipinas, hanggang Bantayan Island yan ng Cebu. Doon sa 6 taon ni Presidente Duterte, 160,000 na pabahay ang naitayo niya. Originally, dapat bayaran ng mga beneficiaries yung mga ibinigay na tahanan sa kanila. Pero dumating sa punto na ibinigay ng libre ni Presidente Duterte. Yan ba ho ang prueba na walang nagawa ang administrasyon ni Presidente Duterte? Sa katunayan, ang daming interview ni PBBM nung nakalipas na puro pasalamat siya. Sa katunayan po, kung kukunin yung porsyento ng natapos na mga pabahay ni Presidente Duterte na ibinigay ng libre sa mga biktima, 85% po ng lahat ng target ng Aquino administration ay nagawa po ni Presidente Duterte. Fake news ang sinabi ni Presidente Marcos na wala raw ginawa ang administrasyon ni Presidente Duterte para sa mga biktima ng Yolanda. Mabuti na lang si Super Ate to the President ay humingi ng abiso doon sa mga nasaktan sa sinabi ni Presidente Marcos. Dahil alam naman ni Super Ate to the President na naroon din sa Tacloban matapos mangyari ang Yolanda na talagang on the ground na ang mga Duterte. Hindi pa sila nasa Malacanang. Yung politika, eh di ba natalo si Marohas? Kasi si Marohas pinulitika. Hindi naman daw nila kakampi ang mga Romualdi sa Tacloban. Kaya bakit tutulungan? Di pa po nakalimutan nyo. Eh ako po yung nag-number 3 dyan sa Tacloban dahil lang paniwala ko po nung nag-rally kami sa unit team dyan sa Tacloban, nanginginig po ang buong katawan ko. Dahil kinuwento ko sa kanila na bagamat ako dati sinusuportahan ko yung mga dilawan na yan, na wala talaga ang tiwala ko sa kanila nung pinulitika ni Marohas ang pagbibigay ng humanitarian assistance at pinagkait niya ang tulong sa mga taga-Tacloban. Kaya nga ang sabi ko doon sa rally sa Tacloban ng unit team, never again na dapat tayo maghalal ng mga politiko na panahon na ng humanitarian crisis, pinupulitika pa at pinagkakait ang tulong dahil nga po sila ay kalaban ng administrasyon. PBBM, napakasama ng sinabi mo. Kasing sama ng sinabi ng Marohas na hindi na kinakailangan bigyan ng tulong ang Tacloban dahil sila ay hindi naman kakampi. Dahil yung sasabihin nyo na talagang yung presidente na ginugol ang resources ng gobyerno, ang atensyon ng gobyerno at ginamit ang kanyang political will para makapagtayo ng 160,000 pabahay, sasabihin mo ba ng ginawa? That's foul. Bakit na naman nagbalentong ang PBBM? Well, isa pong dahilan siguro ay matagal nang masama ang loob ni PBBM. Dahil panahon pa lang ng eleksyon, sinabi na ni Presidente Duterte na merong isang kumakandidato para presidente na meron siyang nakitang ebidensya na gumagamit ng pinagbabawal na droga. At doon nga sa Maisog, Davao, tinukoy naman ni Presidente Duterte kung sino yon. At yan ang ngayon presidenteng PBBM. Ang pangalawang posibleng dahilan, yun na nga. Baka wala sa tamang pag-iisip. Baka nung siya nagsalita, under the influence of pulburon. Hindi ko po sinasabi ha, pero paano mo kasi makakalimutan yung iyong utang na loob o lupasadin na binawi mo lahat ng sinabi mo. Pero pattern na po ito ni Presidente ha, yung pabale-balentong. Balentong siya doon sa pag-amenda ng economic provision. Sabi niya hindi kinakailangan. Balentong siya na ang China daw ang pinaka-importanting aliado natin sa ICC. Na hindi raw makipagtulungan. Ngayon, mukhang ayan na. Balentong na naman siya. Na nung mga nakalipas, ay pasalamat siya kay PRRD sa mga nagawa sa Tacloban. Ngayon, wala raw nagawa. O nga pala po, ha? Sinubok na naman nilang supilin yung Maisog rally sa Tacloban. Ginaya nila ang Dumaguete na yung Freedom Park kung saan sana magdadaos ng rally, pinuno ng mga heavy equipment. At yung bagyo talaga naging dahilan pagkansila. Sa mga manunupin lang karapatan sa Tacloban, neck-neck, belat nyo, tutuloy po ang rally sa ayaw at sa gusto nyo dahil ang saligang batas ang nagbigay sa amin ng karapatan at wala kayong pakialam sa karapatan na yan. Tuloy po ang Maisog rally sa Tacloban.